Okay, hello mga sir. Ayun, meron tayong on the click na 150. Sila kaysa ano. Dahil ano, kakalas yung makina. Okay, baba natin. Dinalas sa atin, sila kaysa ano, sa L300. Kasi ginalas na yung makina. Kisira yung ano, gumagawa. At nakalimutan na nga yata ang ano, kung paano ibalik. Ah, yan yung gagawin natin ngayon. May lagitik to mga boss. I-check natin yung ano, yung valvula mo. Tapos ayaw na mag-start. Sige. Gawa muna natin. Ah, gawa muna natin. At nakakalas yung kanyang cylinder head. Galing ito na ano, Valenzuela mga sir. Kasi ako kakitin. Ano ba eh? Yan, yan gagawin natin mga sir. Okay, lagay muna sa gilid. Doon o, kabila. Kamaya, at mayroon natin ipasok sa loob at mayroon pa tayong ginagawa doon sa loob. Okay, video natin mamaya yung pag naisalangan natin at medyo may nakapila pa. Eh, line up tayo. Okay, ito na mga sir, yung sinakay sa L300. Asa na yung susi nito? Ayan. Paano natin mabubuksan ito? Hindi nila rito mga sir, nakakalas na. Okay, ito na yung kuwan niya, ayan. Kita natin kagad na nakakalas na yung makina. Ito mga sir, kinalas niya kasi meron daw siyang naririnig na ingay. Kaya kinalas niya. Tapos ang nangyayari hindi niya naroon maibalik. Kaya sinakay niya sa ano at dinala dito. Pero itong piston niya mga sir, dahil nakakalas naman na rin lang, papalitan na natin pati itong piston ring niya at valve seal. Tapos ko yung kanyang cylinder head. Inspection ko rin yung kanyang cylinder head. Pati yung valve guide. Yung dalawang valve guide. At okay pa naman. Pitad na pitad pa naman yung ating valve guide. Ay yung valvula sa valve guide. Kaya hindi pa tayo magpapasisiyap. Kaya ang gagawin natin dito, ito. Lilinisan natin to. Lilihayin natin to. Papantay natin. Kasama yun dito. Yung block nya, okay pa naman. Kaya hindi natin kailangan palitan. Tapos i-re-grinding compound natin. Magpapalit tayo ng ano, ng valve seal dalawa. Dahil yung valve seal nya, hindi na siya green, brown na. At kapag ganito, nagtatap overall tayo, dapat yung cylinder gasket or base gasket natin, kailangan laging bago. Saka huwag yung lalagyan ng silat para hindi pangit at hindi bumarayan sa mga butas tulad dito. Yan yung daan ng ano, kulan. Inisang muna natin ito, saka sasalpak natin dito sa makina. Ito nga natin para ibaba natin yung shock, tatanggalin natin, ibaba natin yung kulong. Para yung nandito niya umangat at ito nakakalas na yung ano yung stud pala, kaya mamaya ibalik muna natin yan. Okay, balik maya maya ulit mga sir. Linisan muna natin yung cylinder head niya at nagpa-deliver pa kasi rin ako ng ano ng cylinder gasket saka base gasket niya at linisan nila yung grinding compound, dapat malinis na malinis. Okay, balik maya maya ulit mga sir. Linisan muna natin yung ano, cylinder head. Basta kapag ka naglilinis kayo ng cylinder head o gumagamit kayo ng grinding compound, dapat hugasan yung mabuti. Okay, ito mga sir, tanggal ko na yung lumang kanyang piston. Ito yung piston niya, gigitata na sa ano, sobrang carbon na. Ngayon, palitanahan natin to. Kukunin lang natin dyan yung piston pin lock at yung piston pin. At ito yung ilalagay natin. Tapos ito yung gasket at ito naman yung base gasket. Piston ring. Ito naman yung piston. Ito yung lalagay natin dito. Para saktong ano, refresh na rin yan. Kaya yung code nya. Ano, simbolin ko muna ito. Tapos mamaya pakita ko sa inyo kung paano yung segregation natin doon sa piston ring sa piston. Kailangan kasi hindi magkakatapat-tapat kasi yung gap nila.
para hindi umusok yung motor, kasi baka mamaya magkatapat yung gap, kahit bago yung piston ninyo o piston ring, kahit bagong kalas yan, magulat na lang kayo ba't umusok pa rin. Yun yung ano, yung nagkatapat yung gap ng piston ring, kaya mapapaulit kayo uli. Okay, ito ko sa iyo ang ating piston. At gawin nyo na lang sa gagit yung gap. Dito kahit na magkalapit sila lang konti, okay lang yan. Pinaka-importante yung dalawa na piston ring. Yung ano, oil ring, wiper ring, saka pressure ring. Dapat magkakasalisi. Huwag dapat sila magkakatapat. At para tandaan nyo naman kung saan yung taas at baba ng piston ring, kapag kabago naman yung ginagamit ninyong piston ring, may laging nakalagay or nakasulat yan. 1R sa taas yan, sa kabila naman yan yung nakasulat yan, 2R naman, kaya hindi kayo maliligaw dyan. 2 sa gitna, 1 sa taas. Extract natin yung ilagay yung pin sa kayong piston pin lock at sasalangan natin dito. Ito mga sala, kung sakaligin kayo maglalagay nito at naka-open yan, pinakamainam ang gagawin nyo dyan, lalagay nyo siya ng basahan. Kasi iniiwasan natin dito mga sir, yung tumalsik yung piston pin lock sa loob, para maiwasan natin mag overhaul, para lang hanapin yung tumalsik na piston na pin lock. Yan, lagyan siya ng basahan. Tapos lagay nyo yung piston pin lock. Yan, ilagay ko na yung pin. Tapos susunod naman natin kapag gagalito na tuyo-tuyo yung ating piston. Dahil nga bago, apply nyo siya ng langis. Pati yung block, apply nyo din siya ng langis. Pero bago nyo ilagay yung block, double check nyo yung dowel na magkatapat. Saka nyo ilagay yung gasket. Yan, bali inililisan pa natin yung, ano, yung block nya. Saka isalpakan natin. Okay, ito na sir. Bali, ito na yung kanyang block. At isasalang na natin. Pero huwag nyo kalimutan yung dowel, ha? Dalawang dowel. Tapos yung kanyang gasket. Lagyan nyo ng langis yung piston. Lagyan nyo rin ng langis to para hindi makayod yung liner o yung block. Para hindi rin siya umusok. At kapag kinabit nyo na yung piston, i-double check nyo pa rin yung gap ng ring, kasi minsan kapag nag-sample mo dyan, naglagay ka ng basahan, tapos habang nilalagay mo rito, yung piston ring, yung gap, minsan nalilipat. Kahit na-arrange mo na siya, tapos nilagyan mo siya ng basahan, nilalagay mo yung lock, madi-disalign uli, or maaaring magkatapat. Okay, lagay na natin to. Tapos itong gasket. Mga sir, ilagay ko na yung bagong gasket natin. Huwag yung lalagyan ng ano yan, ha? Huwag yung lalagyan ng paste tulad ng silicone gasket. Kapag kabago ito, huwag yung lalagyan. At double check yung dowel. Kailangan andyan din yung dowel. Huwag na huwag yung kakalimutan yung dowel na yan, kasi yan yung ano, pinaka guide para hindi ma-deform yung ating block to cylinder head at hindi pagsimulan ng overheat. Okay, timing muna natin dito sa magneto, saka natin ilagay yung sprocket cam chain. Yan, ito mga sir, pagkakukuha kayo ng TDC, start kayo sa may magneto. Dito kayo magbasihan. Tapat nyo dito. At pag naitapat nyo dito, makikita nyo rin naman dito yung guhit nito. Ito, yung guhit nyan, saka dito. Dapat, yung guhit din nyan, pantay dito. Yan. Dapat pantay. Para pag ni-start nyo yung unit o yung motor, ni-start po siya kaagad, hindi siya hard starting. Kasi kapag ka-advance ng isang ipin, kahit anong gawin yung pagpa-under sa motor na to, hindi po siya under. Pa-under man siya, kaso kalyado. Kaya dapat i-tap din nyo ng maayos. Yan, lagyan na rin natin yung cylinder head. Yan, lagyan na rin yung kapulong yung tornilyo ng sprocket cam chain natin. At yung stud. Tapos ibabalikin natin lahat.
Tara mga sir, bali natapos na natin yung Honda Click na 150 na sinakay sa L300. Ayan, binabalik na yung play rings, tapos na-reset na rin natin to at marami tayo nakitang error code. Pero na-reset naman natin na yan. Kasi kapag kawan sa nagtatanggal kasi tayo ng circle bobbing, yung socket nga natatanggal. Kaya ngayon, testing natin dahil narubat yung battery niya kanina, chinos mo natin. At ayan, ito na siya ngayon. Kaya maanda na. Smooth na ulit siya. Okay, balik-balik mo natin yung kubo ng battery. Upuan, dahil na-reset naman na. Okay na yan, medyo malakas lang yung ikot ng kanyang gulong. Okay lang naman yan, walang problema. At least maganda yung kanyang lining. Okay, up natin. Baka magalit si kapulong.